Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is her main trouble. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kapag nagustuhan niyo aking telekwento, please give me a thumbs up. Kapag hindi niyo pa nagustuhan ang aking kwento, please give me a thumbs down. Kapag meron kayong tanong, please leave the comment down below. At pag gusto niyo na lagi kayong updated sa aking mga video, sa aking mga bagong video, please don't forget to click the bell button below. Ngayon guys, magbibigay ako ngayon ng update ng November 13 na Prima Donnas. Salamat po sa inyong solid na suporta sa aking channel at sa aking telekwento. Maraming salamat po sa inyo. At saka God bless you all po na sana lagi po kayo dito at lagi niyo pong suportahan yung aking telekwento. At sa mga medyo naburinga naman sa aking kwento, naiintindihan po kayo kasi normal lang naman po yan sa atin. At saka sa mga nasasayang po sa aking kwento, maraming salamat po sa inyo. So yung nakaraan guys, yun nga, yung pinasok yung bahay ng mga Claveria dahil nagagawa ni Kendra yun. Dahil pinadala ni Kendra yung mga tauhan niya doon para nakawan si Lady Prima, pero nabigo po sila. Imbis na nakawan, ang nangyari ay nasunugan. Kasi natumba yung kandila dahil doon sa pag, pagsakal doon kay Lilian. Tapos yun nga, nasunugan sila at saka yung tatlong bata, yung Donnas, nag-aalala sila kung bakit napalpag yung nanay nila doon sa bahay ng mga Claveria. Yun ang pinagtataka nila. At saka hindi sila titigil hanggat hindi nila mahanap yung nanay nila. Yan yung nakaraan guys. Dito na tayo guys sa new episode. Ito nga, pumunta sila doon sa bagong bahay nila. Sabi ni Lady Prima, welcome to my new house. Ayun, nasa bagong bahay na sila. Ayan. Nandala sila lahat sa bagong bahay. Basta kasi Brianna, hindi siya makapaniwala na bahay nila to. Ayun nga. Nasa bahay na sila na bago. At saka, so, ayun nga guys. Itong si Brianna, nagpaalam siya dahil nantok na daw siya. So, gusto niya na magpahinga. So, tinawag ito si Maming na para samahan si Brianna. Pero, sabi ni Kendra, ay huwag na lang, ako na lang sasama sa kanya. So, sinamahan ni Kendra si Brianna doon sa kwarto. Tapos, itong si Lilian at yung nanay niya na iwan doon sa sala. Tapos, sabi ng mami ni Jaime, pero si Jaime nandiyan din. Sabi ng mami ni Jaime doon sa kay Lilian at sa nanay ni Lilian. Sabi niya, I've been watching you, sabi ka na nanay ni Jaime doon sa kay Lilian. So, ang mata ni Lady Prima, nakatingin palagi doon sa kanila at sa nanay niya. So, yun. Tapos, sumingit naman ito si Jaime. Sabi niya, mama, sabi niya ganoon. So, ang sabi ng mama niya, yun, nandiyan ka na naman, Jaime. Parang ganoon. O, tapos yun, lumapit si Jaime doon sa kay Lilian. Ayun, lumapit si Jaime doon sa kay Lilian at sa kay nanay niya. At sinabi ni Jaime na, pasensyahan niyo na yung mama ko. Kasi medyo na ano lang siya, na stress lang siya doon sa pangyayari na dahil daw doon sa nasunugan sila. So medyo na stress lang daw yung mama niya. Kaya pagpapasensyahan na daw, sabi niya ganun kay Lilian tsaka sa nanay ni Lilian. Tapos ito naman si Kendra, nandun sa may ano, sa taas, nakikinig lang doon sa usapan nila. Tapos ang sabi ni Jaime kay Lilian tsaka sa nanay nito, na nandiyan lang yung rest house namin, malapit lang dyan sa labas. Si Agaton na ang bahala sa inyo, sabi niya ganun. Tapos tinawag niya itong si Agaton. Sabi niya, Agaton. Ayun, tinawag niya para samahan ni Agaton si Lilian at yung nanay niya doon sa rest house. Yun, sabi ni Jaime Agaton, paghihatid na lang si nanay Irma at saka si Lilian doon sa istihan nila. Sabi ka na ni Jaime. So sabi naman ni Agaton, yes sir. Tapos ito si Kendra nandun sa taas, nakasimangot, nakaganon. Nakaganon yung bunganga niya. Tapos yung gaganon-ganon siya. Nandiyan siya sa likod ni Jaime. Tapos din, punta naman tayo sa Donnas. Sabi ni Donnas, saan naman natin hanapin yung nanay ngayon? Sabi ni Maye. Sabi naman ni Maye, ang sa isip niya daw, ang hindi daw matanggal sa isip niya is bakit daw nandun yung nanay niya sa bahay nila, Sir Jaime. Hindi kaya magkakilala daw si nanay niya at saka si Lady Prima, sabi ganun.
Tapos sumabat naman ito si Ella. Sabi ni Ella, kisa naman magtanong kayo na walang sagot. Ano kaya kung magpukusan na tayo sa paghahanap sa kay nanay? Sabi ganun ni Ella. Sabi naman ito na rin, pero paano? Sabi nila lang kay Ella. Sabi niya parang hindi naman tayo pagtagpuin eh. Sabi niya palagi na lang may humahanap. Sabi naman ni Ella, kaya nga tayo nandito eh. Para balikan yung babaeng kausap nila kahapon. Baka may mahanap sila na na informasyon kung saan lilipat sila Lilian. Ayun, kukunin nila yung contact number doon sa babaeng pinagtanungan nila ng kung saan si Lilian. Punta naman tayo kay Kendra. Pumunta si Kendra doon sa may rest house kung saan nandun si Lilian. At saka sinabi niya, ano bang ginamit mo sa balat mo na hindi ka tinatablan ng hiya? Sabi ni Lilian, ayaw kong makipag-away sa'yo. Nirespeto ko kayo ni Sir Jaime. Kaya please, sabi niya. Kaya sabi niya, please lang. Huwag na akong pilitin na. Tapos, yun nga, si Kendra, talagang pinipilit niya talaga itong si Lilian na makipag-ano sa kanya makipag-talo sa kanya, na makipag-away sa kanya. Ayaw nga ni Lilian makipag-away kasi nga nirespeto ni Lilian, si Kendra at saka si Sir Jaime. Pero ito naman si Kendra kasi, sabi niya, ano ba talaga ang bakal mo? Bakit ba napakita ka naman kay Jaime? Sabi gano'n. Ay sabi naman ni Lilian, wala ko ibang iniisip. Yung gusto ko lang talaga mapalapit ako kay Briana, yun lang. Sabi gano'n. Tapos ito naman si Lady Prima, may tinatawagan siya na gusto niya na mapabilis yung investigation doon sa nangyari sa sunog. As soon as possible daw. Kasi para tingin niya kasi dyan sa bahay niya ay may mga anay. Kaya yun, para daw mabawas-bawasan yung anay sa bahay niya. Kaya pinapa-investigahan niya as soon as possible. Sabi ni Jaime sa mama niya, Ma, kung dududa ka pa rin kay Lilian, ako na magsasabi sa'yo. Hindi niya magagawa ang ganung bagay. Wala siyang kinalaman sa naging sunog sa bahay. Sabi ganun ni Jaime sa mama niya. Sabi ng mama niya, bakit ba tiwalang tiwala ka sa babae niyon? Sabi ni Jaime, kasi kilala ko si Lilian. Kilala din siya ni Maita. Yung nanay ni Lilian, yun din yung naging yaya ni Maita. Sabi ng mama niya, well, nag-iingat lang ako. Better safe than sorry. Look, pinasok na tayo. Sabi, kapag siya ang tinuturo sa investigasyon, pasensya na lang tayo, Jaime. Sabi niya. Punta naman tayo kay Kendra at saka kay Lilian. Sabi niya, umamin ka, sabi niya kay Lilian, umamin ka na ikaw may kinalaman dun sa sunog. Tingnan mo nga naman lang si Kendra, siya nga ang may kagagawa nun. Tapos siya pa yung lakas loob magsabi dun kay Lilian na may kinalaman si Lilian dun sa sunog. Tuloy natin guys. Tapos ang sabi ni Lilian, pag sinabi kong wala, wala. Tapos sabi naman ni Kendra, ngayon pala, inaamoy ko na yung amoy na amoy mo, sabi ka na ni Kendra. Sabi ni Kendra, I can smell your freaking soul. Sabi niya, hindi mo ako mauto, sabi niya kay Lilian. Sabi niya, kung si Jaime na uto, mapapas ako, hindi. Tapos, plunk! Sinaktan na naman niya si Lilian. Saan bahay talaga ito si Kendra? Kaya sabi ni Lilian, ikaw, baka ikaw yon, kasi ikaw yung nakaisip niyan. Baka ikaw yung nagplano nun, sabi ganun. Tapos ikaw yung desperada, kasi wala daw siyang may naisip eh. Hindi niya daw yung naisip eh. So si Kendra lang yung nakaisip nun. So, sabi niya, si Kendra lang daw yung may kagagawa nun. Kasi siya lang nag-iisip ng ganun kasama. Tapos dahil dun, nakipagsagutan si Lilian sa kay Kendra, sinampan ni Kendra si Lilian. Punta naman tayo kay Jaime at saka kay mami niya. Sabi naman ni mama niya kay Jaime, pwede ba matuto ka naman pulitahan yung sarili mo, sabi ganun. Yung basta ka nalang nagtitiwala sa kahit kanina. Tapos sabi ng mama niya, alam mo kung meron lang Trust Information Program, i-enroll na kagad kita. Sabi niya kay Jaime, parang hindi ka naluloko. Sabi naman ni Jaime, Ma, hindi porket nagtitiwala ako sa isang tao, ay nagpapaluko na rin ako, okay? Nabibigay lang ako ng chance, bukas ako ng sarili ko para sa mga tao gusto pumasok sa buhay ko. At sa tingin ko, ano naman? Kaya sabi ni Lilian, ayusin mo yung pananalita mo kasi baka balikan ka, sabay sinampan niya rin si Kendra. Tapos, yun. Sabi niya, sorry, hindi ko sinasadya para nakontinsya siya kasi nasampan niya si Kendra. Bagay lang yun. Tapos yun, sabi ni Kendra, aalamin mo kung sinong kinakalaban mo, sabi ka ni Kendra. Diyan doon. Ayun, sinampasampan niya. Oh my God, sinampasampan niya siya. Diyos po, sinasaktan niya si Kendra si Lilian. Oh my God, ala. Sinaktan niya si Lilian. Diyos po mio, ala. Nakaano na si Lilian sa sahig. Nakadapa na si Lilian sa sahig. Sinaktan niya si Lilian. Ayun. Si Lilian pa ang napasama dyan. Kasi gumanti si Lilian. Diyos mio. Ayun, naabutan ni Jaime at saka ni Lady Prima na sinasaktan ni Lilian si Kendra. Tapos ito naman Kendra, paiyak-iyak. Tapos ayun,
Siyempre, sino mapapasama doon? Siyempre si Liliana naman. Kasi siya naabutan na siya yung gumanti kasi siya kay ano, Kendra. Kaya siya naman ang mapapasama sa mata ng matanda. Ayun. Mabango na naman si Kendra sa mata ng matanda. Sabi ni Lily Prima, nung naabutan siya ng dalawa, ang ginagawa niyong dalawa dito? Naglalaro ba kayo? Sabi niya doon sa kay Kendra at kay Lilian. Kung naglalaro kayo dito, hindi ito playground. Tapos sabi ni Kendra. Sinaktan niya ako, iyak-iyak siya, tapos sinaktan niya ako, sabi niya gano'n, tinulong niya si Lilian, sinaktan na siya ni Lilian, tapos sabi ni Lilian, hindi totoo yan, sinungaling ka, sabi niya gano'n, tapos si Aiko, ikaw ang sinungaling, sabi gano'n ni Aiko sa kanya, tapos inano siya ni, yun, sabi ni Jaime, Kendra, ano ba, pinaglaroan niyo pa yung nangyaring sunog? Hindi mo pa nga alam kung si Lilian yung, ano, may kagagawa noon, inakusahan mo na, sabi niya, wala namang nakakaalam sa inyo eh, di ba? Yun nga, kasi si Jaime, ang gusto ni Jaime, manghingi si Kendra ng sorry kay Lilian, kasi nga, eh hindi naman yun, hindi pa nga alam na si Lilian ba talaga yung may kagagawa ng sunog na yun. Eh bakit niya nalang pinagbibintangan? Diba? Eh ayaw naman ni Kendra nang humingi ng sorry. Sabi niya, ako, nagmamatigas siya. Ako hihingi sa ng sorry dyan. Eh ako na ngayon sinaktan. Tingnan mo alam, siya ang unang nanakit. Tapos yun, sabay alis niya. Tapos sinundan siya ni Jaime. Tapos ang sabi naman itong si Lily Prima doon sa kay Lilian, see, tingnan mo, nagkakagulo na kami. Sabi niya ganon. Tapos si Lilian yun, iyak lang siya ng iyak. Tapos doon naman sa kusina, punta naman tayo sa servants quarters, sa kusina naman, eh, ito naman, nadabot ng isang katulong yung bag ni Maye. Eh, nandiyan yung nanay ni ano eh, nandiyan yung nanay ni Lilian. Tapos gusto niyang buksan yung bag. Tapos ayun nga guys, ayun nga, nasa kusina sila, yun nag-uusap. Eh, yung tungkol sa gamit ni Maye, tapos narinig ng nanay ni Lilian, yung salita, yung pagkasabi ng katulong na Maye, lumapit siya. Sabi niya, Maye, sino siya? Sabi ng nanay ni Lilian, oh my God, buksan doon yung oh my God, suspense. Wait lang guys. Tapos punta muna tayo dun sa ano, sa tatlong, sa Donnas. Yun nga, tinanong nila yung ano, yung may lalaking lumapit sa kanila, tinanong kung anong kailangan. Tapos sabi naman ng Donnas, hinanap nila yung kaibigan ng nanay nila, yung pinatanungan nila dati, kung saan nakatila yung nanay nila. At saka, yun sabi nga ng lalaki, wala na dito, kasi umuwi na ng Bicol, yung babae pinatanungan nila. So, nakaka-excite. Wait lang guys, i-watch muna ako. Tapos yun, nakasalamat yung problema Donnas kasi yun na sabi ng lalaki wala na sila. So nag-aalala sila kung ano ang kailangan. Tapos yun, nasabi ng ano, sumabat yung si Maming. Nasabi ni Maming dun sa nanay ni Lilian, wala yung si Maye, yun yung pinaalis ni Lily Prima. Sabi ganun, tapos sabi ng ni Irma, okay. Ano nga ba yun? Sabi ni Maming, ano ba yung kailangan mo? Sabi ni Irma, kung baka kailangan niyo yung tulong ko. Pwede ako, sabi ganun. Tapos okay. Tapos punta naman tayo kay Kendra at kay Jaime. Ayun na, sinundan ni Jaime si Kendra sa loob ng bahay. Tapos sabi ni Jaime, Kendra, kausapin mo muna ako. Ano ba itong sinasabi mo? Ano sinasabi mo na may kinalaman si Lilian doon sa sunog? Sabi ni Jaime. Sabi ni Kendra, because I don't trust her. Tapos sabi ni Jaime, still hindi pa rin enough yun, nasaktan mo yung tao. Sabi ni Jaime, hindi mo siya dapat pinagbibintangan, sabi niya kay Kendra. Yung patukoy yun kay Lilian. Tapos sabi ni Kendra, so ano to? Ano to, Jaime? Mas kakabihan mo pa yung babae yun? Kisa sa akin, na ako yung fiancé mo, napakakasalan mo? Sabi naman ni Jaime, hindi naman sa ganun, Kendra. Ang sa akin lang, patas lang. Patas lang ako, doon lang ako sa tama, sabi ni Jaime. Unang-una, meron na nga nangyari, di ba? Meron na nga sitwasyon na din nangyari. Nagkakagulo na nga tayo. Nagkakagulo na nga. Nagkakaganyan pa kayo. Nag-aaway pa kayo, sabi ka ni Jaime. Tapos sabi naman ni, ano, sabi naman ni Kendra, FYI, Jaime, why don't you go to Brianna and ask her kung you ask her kung gusto niya ba yung Lilian na yun. Tapos sabi ni Kendra, go Jaime, makakasalan mo siya. Sabi ka na ni Kendra. Si Lilian yun, patungkol kay Lilian. Pero sabi ni Kendra, pero pag dumabas yung tunay na pagkatao ng babaeng yan, huwag kang babalik sa akin, binalaan na kita. Eh siya yung may masamang ugali eh. Tapos yun, nagkikinig lang si Brianna. Yun nga, yung pagkatay kay Lilian at sa nanay niya, yung nanay ni Lilian, nagalit na doon sa kay Kendra. Bakit daw sinisisi sila ni Kendra? Eh, sila nga, biktima din nga sila, bakit sila sinisisi? Tapos, kung gano'n yung ginagawa ni Kendra, walang mabuting gawin daw yun, puro lang kasamaan. Tapos, yung anak mo nga, sabi niya kay Lilian, yung anak mo nga, pinalaki mo, eh, hindi nga halos tayo makikilala eh, sabi niya, hindi na tayo nakikilala eh. Sabi niya gano'n, kaya mas mabuti pa, alis na lang tayo dito, sabi gano'n naman ni Lilian. Tapos yun pa nga, sabi na ni Lilian, bakit ba sinakpan ka, hindi, dapat nilabanan mo, sabi naman ni Lilian. Pilit ko nga ang labanan eh, pero binaligtad niya ako eh. Kaya sabi ni Irma, doon sa kay Lilian, pwede pa siguro anak, kumalis na lang tayo. At isa pa, hindi natin pilitin yung sarili natin sa mga taong ayaw sa atin, sabi niya. Sabi niya, wala nang rason para manatili pa tayo dito. Ayun na, yung Donnas, umuwi na sila doon sa bahay ni, kung nasaan si, ano, si Nolan, bumalik na sila doon.
Tapos sabi ni Nolan, hindi ako nakatulog. Sa pag-aalala sa inyo, sabi niya sa tatlo. Sa kay Maye, kay Ella, at kay Lynn. Sabi niya, magdamag ko naman kayong nawala, sabi ni Nolan. Tapos sabi naman ang auntie ni Nolan, na nagatid ng tinapay. Sabi niya, buti na lang, walang masama mangyari sa inyo. Tapos sabi ng auntie ni Nolan, hindi porket na hindi ko kayo kaano-ano, hindi pwedeng, hindi kayo magpaalam kung saan kayo pupunta, sabi niya. Sabi niya, aba, syempre, dito naman kayo sa amin nakatira. Dapat, magpapaalam naman kayo. Sabi naman ni Maye, pasensya na alipon. Sabi niya, hindi na mauulit. Sabi naman ni, nag-uusap sila, na sabi naman ni Lynn, mukhang mahirap sila pagtaguin na, yung nanay niya ba. Tapos sabi naman ni Ella, parang, ano, nakakapagod na lang yung laging ganito. So sabi ni Maye, Ella, bakit, sumusuko ka na ba? Sabi niya ganon. Tapos sabi naman ni Lord Nolan, siya, sige na, kain na tayo. Ayun, tayo silang tatlo. So guys, abangan natin bukas, dito lang yan sa Harmi Inco Travel. Abangan natin bukas yung pagtapo ni Brianna ng gatas kay Lillian. Tinapunan ni Brianna ng gatas si Lillian. Tapos si Kendra nasa taas. Nung tinapunan ni Brianna ng gatas si Lillian, natawa lang ito si Kendra sa ginawa ni Brianna sa kay Lillian. Dahil sa hindi sinadya guys, inawakan ni Lillian si Brianna sa kamay. Tapos ayun, nahulog si Brianna sa hagdan. O doon malalaman guys, dahil kapag na-hospital ito si Brianna at mga kailangan ng dugo, sure ako, doon malalaman na yung dugo ni Jaime at saka ni Brianna ay hindi magmamatch. Kung yun na ba, abangan natin bukas guys. Okay guys, see you tomorrow. Abangan bukas ang mainit-init na kwento. Dito lang yan sa Harmi Inco Travel. So yun guys, si Lillian, umakyat siya doon sa terasa na doon si Jaime nakaupo dahil gusto niya na magpaalam kay Jaime na aalis na sila ng nanay niya. Pero ito naman si Jaime, tinawag siya, pinaupo siya ni Jaime doon sa upuan sa harap ni Jaime. So nakaupo siya doon at saka si Jaime, hinawakan niya yung kamay ni Lillian. Tapos itong si Kendra nandiyan sa likod ni Jaime. So nakita ni Kendra na hinawakan ni Jaime yung kamay ni Lillian. Nakiusap si Jaime kay Lillian na please nakikiusap ako Lillian, sabi niya. Huwag ka basta-basta mag-desisyon na aalis sa bahay na yan. Sisiguraduhin ko na maayos din ang lahat, sabi ni Jaime kay Lillian. So yun nga, tapos ito naman si Kendra nandiyan sa likod ni Jaime. Tapos ang sama ng tingin niya, sama ng tingin ng mukha niya dahil doon sa nakita niya. Dahil sa hinawakan ni Jaime yung kamay ni Lillian at saka ito, umiyak. Ayun, tapos na guys. Abangan natin bukas. Oh my god. Paganda ng paganda na guys. Kailan pa kaya nila mga ano mo, kailan pa kayo magkatagpo yung si Lillian at saka si Donnas. So, araw-araw, painit na painit yung eksena. So, bukas guys, abangan natin bukas na bukas. Dito lang mismo sa aking YouTube channel. Dito lang sa Harmi Inco Travel channel. Dito lang yan guys. Bukas ang pelikwento ng Prima Donnas. Okay guys, sana nagustuhan niyo po ang aking telekwento at saka sa mga sundin po na telekwento babies, salamat po sa inyo laging pagsusubaybay sa aking channel at sana mamalagi po kayo dito sa aking channel at maraming salamat po ulit sa inyo. To God be the glory. Amen. Thank you. And once again, this is Harmi Inco Travel.